Nice, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Para to sa mga no contact situation. Meron ditong Four of Wands. Nagpifeel ko dito may nagpaplano. Meron ditong pagkikita or pwede rin sabihin na ito yung gusto mangyari ng person mo. Okay? Magkita kayong muli. Malaki yung paghanga ng tao na ito sa'yo. Okay? Pero, nakikita ko din dito, no? Meron ditong tao na hindi yung bang tipo na gusto nitong makipagkita sa'yo, pero ikaw, tingin ng tao mo, ayaw mo, okay? Ito lang yung nakikita ko, meron ditong tao na hindi papabor sa gusto mangyari nitong tao na to, okay? Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, then meron din ako nakikita dito ng Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? So, nakikitaan ka ng tao nito, no? Yung paghanga. Malaki yung paghanga ng tao na to sa'yo. Kaya lang dito sa The Lover's Reverse, nakikitaan ko dito yung hindi ka na-interesado or pwede rin sabihin na meron ditong tao na nagkakawala ng interest. Okay? Meron ditong lack of communication, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kung bakit hindi nagiging malalim dito sa The Lovers. Maybe wala kayong usap nito or pwede rin sabihin na walang ka ng amor dito sa tao nito. Pero yung tao mo dito, sobra yung paghanga sa'yo, okay? Kumbaga ikaw, pwede rin sabihin ngayon mas nagiging kang independent, nagiging kang maayos, nagiging maganda yung takbo ng pamumuhay mo dito sa The Empress. Yung tipong kaya mo. Kahit walang kapartner sa buhay. Ganon kanya tingnan. Kaya itong tao na ito, dito sa Three of Cups, nag-iisip to, kasi nafe-feel ko dito yung meron ditong aayaw sa gusto na mangyari or pwede rin sabihin, kutob ng tao mo dito na ayaw mo makipagkasundo sa kanya. Pero ito yung gusto niya mangyari dito. Magkita kayong muli. Okay? Mag-reunion. Magsama muli. Kumbaga, no, iti calling sa'yo. Okay, kung madalas mo makita yung 222-1111 calling to sa'yo, once na nakikita mo to sa mga hindi inaasahang oras, okay, sa kahit anong numero, ano, bigla mo na lang makita yung 1111. Iniisip ka ng tao na ito, okay? Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, King of Pentacles, meron ditong Virgo, Capricorn, Taurus. Meron ka din ditong tao na nagiging stable na, malakas yung Taurus. Stable na siya, meron siya kung anong, ibang meron na siya sa buhay niya, okay, confident siya, maganda yung takbo ng kanyang pamumuhay dito. So, kung meron ka man ditong person na Taurus, no, nakikitaan ko dito na stable na tong tao na ito. Kaya nagbabalak tong makipagkita dito sa Four of Wands. Pero ganun pa man, ano, ganito kanya tingnan pag hinahangaan ka. Okay? Kumbaga, ano, napifeel ko dito na nagiging kang maayos, nagiging kang maganda, nagiging maayos ang takbo ng pamumuhay mo. Kumbaga, napaka laya mo sa iyong sitwasyon. Okay? Kumbaga, wala kang isipin. Kaya mong i-handle lahat ng mga problemang dumarating sa'yo. Okay? Nang buong tapang. Ito lang yung nakikita ko. Meron dito nalulungkot. So, meron din dito tao na nalulungkot sa
sinapit ng connection, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito yung inalisan niya to ng mabigat or pwede rin sabihin na merong natauhan, meron ditong lihi, merong emotion, kung bakit umalis to ng tao na to ng biglaan. Meron itong malalim na dahilan, okay? Nafe-feel ko dito, meron ditong malungkot na umalis. Na meron siyang dahilan kung bakit siya umalis. Lumabas ang the sun, upright. So, nafe-feel ko dito yung tagumpay sa connection or pwede rin sabihin, ito yung gusto niyang mangyari, maging matagumpay, maging masaya. So, nakikita ko ng tao na ito na punong-puno ng wisdom or sabihin natin karunungan or talino, no? Ganun kanya i-describe. Kumbaga, ikaw, masaya ka, para kang inosente, nagbibigay ka ng light sa iba, okay? Or pwede rin sabihin, ikaw yung tipo ng tao na magaling kang mag-advise sa ibang tao, na kung saan, no, merong happiness na naghihintay sa'yo. Or pwede rin sabihin na once na nakakausap ka or nakakausap ka ng tao neto, para magaan lang yung pakaramdam niya para sa'yo, okay? Kumbaga, ikaw yung sunshine. Ganong kanya tingnan, para kang sunflower. You're my sunshine, ganyan. Give me the message. So, meron dito na 7 of Wands. Meron ako nakikita dito na binababa na nito yung kanyang boundary, okay? Or pwede rin sabihin na meron ditong tao na hindi malakas ang loob para sa connection na to. Ganon. Or pinanghihinaan. Or pwede rin sabihin na itong tao mo, no, mahina siya pagdating sa'yo. Pwede rin sabihin sa lahat ng bagay, matapang siya. Pero once na pagdating sa'yo, tumitiklop siya, okay? Kumbaga, ikaw yung kahinaan ng tao na to, okay? Ito lang nakikita ko. Medyo mabagal tong tao na ito. Kumbaga, hindi pa to na-action sa panahon ngayon. Hanggang isip lang. Or pwede rin sabihin, nagpa-plano to na makipagkita dito. Pwedeng surpresahin ka. Okay, ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, no, dito sa The Lover's Reverse. Meron ditong nawawala na ng passion para sa connection na to. Pwedeng ikaw, o pwede rin siya, okay? Meron ditong tao na nawawala ng passion. Or pwede rin ganun kanya tingnan, nawawala na ng passion ikaw para sa kanya. Kumbaga, nakikita ang kanya na parang hindi ka na interesado sa kanya. Ganun, okay? Give me more information. Kasi confident ka na eh. Naitayo mo muli yung sarili mo. Nagiging kang masaya. Ito lang yung nakikita ko. Nagiging maganda yung takbo ng pamumuhay mo. Okay, justice. So, nakikita ko dito, no? Pumapabor sa'yo yung justice kasi kaya pumapabor sa'yo yung justice dito, hindi ka nalugmok eh sa nakaraan, hindi ka yung bang na-stuck sa isang sitwasyon, kaya mong i-balance kasi napifeel ko dito yung pagiging mong practical, and then napifeel ko din dito ano, na tinanggalan mo or inalisan mo to, kahit malungkot kinaya mo para lang sa sarili mo. Ito lang yung napifeel ko, kumbaga binangon mo yung sarili mo para din sa iyo, okay? Kumbaga, no, tinulungan mo yung sarili mo kasi ayaw mo ma-stuck sa sitwasyon. Kahit mahirap, kahit malungkot, talagang kinakaya mo. Ito lang yung napifeel ko sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe? So, napifeel ko din dito, ano, may balance na parating. Okay, meron dito. Or pwede rin sabihin, nagiging kang balance sa panahon ngayon. Hindi ka masyadong nag-iisip, okay? Kumbaga, kaya mong i-handle yung iyong sitwasyon. Give me the message. So, strength reverse. Meron ditong tao na pinanghihinaan. Kumbaga, sarado yung kanyang kaisipan. Kumbaga, close yung crown chakra niya dito, okay? Kumbaga, hindi makakuha ng message or pwede rin sabihin na kumbaga, may blockage sa kanyang intuition, okay? Or wala siyang idea para rito sa tao na to. Or pwede rin sabihin, pinanghihinaan siya ng lakas ng loob para rito sa tao na to. Ganun. Ito rin nakikita ko dito sa strength. Meron ditong Leo. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Then, meron din dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Give me the message. So, meron dito nakatuon pa rin. So, meron ka ditong tao na nakatuon sa mga nangawala. Okay? Pwede rin sabihin, nangihinayang siya. Yung bang tipo na pinanghihinayangan niya yung nagkasama kayo or yung pinanghihinayangan niyang inalisan ka neto. Kasi nakikita ang kanya dito yung paglago mo eh. So, itong tao nito, marami siyang iniisip na panghihinayang na napakawalan niya para sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko kasi hindi lumago eh. Hindi nagkaroon ng solid foundation or solid relationship tong connection na to. So, meron ditong tao na nahihirapan alisan to. Kumbaga, hindi niya makita yung
way or paraan para sa connection na to. Hindi niya alam kung paano niya ipipresenta yung sarili niya sa'yo. Mga ganun ba? So, nakatuon to sa mga lahat ng pinanghinayangan, sa mga nawala. Meron siyang mga tanong dito, mga ganun. Ito lang napipil ko, nakatuon siya sa mga kalungkutan dito. May nangihinayang. Okay? Kasi malaki na eh. Malaki na yung pinagbabago mo. Ito lang nakikita ko, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron ditong nangihinayang. Give me the message. So, meron ka dito na... So, itong tao na ito, no, before, parang hindi ka niya pinagtutuunan ng pansin. So, ikaw, parang napabayaan mo na yung sarili mo dito sa Queen of Wands, reverse. Kumbaga, no, maybe ikaw yung tipo ng tao na mas nakatuon ka sa kanya. Kumbaga, mas nanunuyo ka. Talaga kasi andun yung love mo eh, pagmamahal mo sa tao na ito. Pero itong tao na ito, kahit na ikaw ay nagbibigay ng effort para sa kanya, hindi niya nakikita yung pag-i-effort mo dito sa Four of Cups. So, nakikitaan ko dito, no, maybe meron ka ditong tao na hindi ka binibigyan ng atensyon, binabaliwala ka, okay, hindi ka niya pinagtutuunan ng pansin, okay. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito sa tao na ito na confident siya na kahit anumang oras, ano, madali kanyang makuha dito. Ito lang nafe-feel ko. Kaya, ganun na lamang yung pagbabaliwala niya dito sa'yo, sa Queen of Wands. Meron ditong Aries, Leo, Sagittarius. So, meron ako nakikita dito na hindi kanya pinahalagahan, hindi kanya inalagaan yan. Hindi kanya inalagaan, hindi kanya tinuring na talagang precious, no? So, nafe-feel ko dito, no, may pagbabaliwala. Maybe, nangyari na to in the past, binaliwala ka ng tao na ito. So, ngayon dito sa The Empress, nakikitaan ko dito yung pagbabagong nagaganap sa'yo. Pwede rin naka-moving on ka na sa sitwasyon. Or pwede rin sabihin, mas nakatuon ka sa ibang direksyon. Ito na yung nakikita ko. Pero itong tao na ito, nakikitaan ko dito na may panghihinayang. Kasi, alam niya yung sinayang niya. So, ngayon, nakikita ka niya ditong malago. Masaya. So, itong tao na ito, may pagsisisi. Ngayon siya nag-iisip dito, ano kaya, makipagkita kaya ako sa kanya? Ganon, ito yung plano niya. Ano kaya yung reaction mo? Hindi pong ganon. Ano kaya yung reaction ng person ko kung makita niya ako? Ganon. Ito lang yung nakikita ko dito. Kaya lang dito sa The Lover's Reverse, I think naka-moving on. Naka-moving on ka na, okay? Maybe mas nakatuon ka sa mga iba. Or pwede niya sabihin, gusto mo new, mga ganun. Or pwede rin sabihin, mas nakatuon ka sa mga panibago. Panibagong pahipagsapalaran. Ganun. Ganun lang yung energy mo dito. So, tingnan natin mamaya dito sa card na to. Oh, so, diba? Yung sinabi ko ngayon, nakatuon ka sa mga bago. Tamang-tama lumabas ang Ace of Wands. Mas gusto mo yung new love, new beginning, new adventure, mga ganun. Mas nakikitaan ko dito yung paglago mo or pwede rin sabihin na gusto mo ng pagbabago, okay? Yung iba sa inyo, no, meron ako nakikita dito ang Aries, Leo, Sagittarius. Gusto mo yung malaking pagbabago para sa sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. So, tingnan natin dito sa card na to kung ano pa yung mensahe sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe sa'yo? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Nafe-feel ko, ang daming sinayang ng person mo. Okay, sinayang kanya. So, ngayon ikaw, nakikitaan ko dito yung malaking pagbabago na nagaganap sa'yo. Okay, so ngayon itong nagsisisi. Sa bagay, hindi naman natin masisisi itong tao mo, no? Kung halimbawa, nagiging maayos ang kalagayan, okay? Nakamoving on ka na sa sitwasyon. So, itong tao mo nalulungkot. Kasi, nagiging siyang kampante. Ganun yung energy. So, meron ditong shark. Swim away from this situation. So, meron ditong babala na kung saan, no, alisan mo na to. Or pwede rin sabihin na kailangan mo na tong layuan pa itong sitwasyon na to. Kasi mahirap eh. Mabigat lang yung energy. Pero ganun pa man, no, nakifeel ko dito na kailangan mong protektahan yung sarili mo. Okay? Give me the message. Or pwede rin sabihin, pinaprotektahan mo na yung sarili mo dito. Nag-iigi ka ng maingat. Meron ditong spaceship. So, sinasabihan ko dito, no, huwag kang matakot makipagsapalaran. Huwag kang matakot magsimula muli. Ito lang nakikita ko. So, meron dito magbubukas ng oportunidad patungo sa'yo. Meron ako nakikita ditong travel. Or pwede rin sabihin, meron ka ditong gustong mangyari o marating sa buhay mo.
Meron ditong storm, every hurricane comes to an end. Kumbaga no, kahit anumang mga pagsubok yung dumarating sa ating buhay, natatapos din to. Kumbaga nafe-feel ko dito na after the rain, merong magandang nangyayari, okay? So meron ditong tagumpay na naghihintay sa'yo, di ba? Then nafe-feel ko din dito no, sa storm na to. Kumbaga sinubok ka ng panahon, sinubok ka ng tadhana. Pero ganun pa man, ano, kahit marami kang pagsubok na kinaharap dito, nagpatuloy ka pa rin. Hindi ka nawawalan ng pag-asa kasi hawak-hawak mo dito yung crown mo eh. Bumaga, nananatili ka or pinanghahawakan mo dito yung tagumpay. Okay, ito rin nakikita ko. Then dito, ano, sa thorns. So, sinasabihan ka dito, ano, deserve mo maging masaya. Kahit maraming pagsubok na dumating sa iyong buhay, deserve mo maging masaya. Ito yung mensahe sa iyo, no. So, nafe-feel ko dito yung happiness na naghihintay sa iyo, okay? So, ito lang yung nakikita ko. Ayan, thank you for watching and love and peace.